nandito tayo ngayon. Sa munting bahay kubo. As usual, tatay ay nagdadaldal naman siya. Kasi nga tuyo na yung palaisdaan. Kinuha na yung malalaki. E ngayon maliliit. Gusto kong lusungan. Kaya ako nakahanda na. Tignan natin kung makakakuha tayo ng mga isda. So, antabayan natin. At nandito yung mga kamag-anak natin. Sila Sherwin, kaso nga lang si Bunso wala. Marunong kayong buro tayo. Ngayon, balibal yung buro. Kuha tayo. Yaki kilo. Kilo. Ayan, tuyot na siya ngayon. Amay kinikinang po niya. Ayan, may namatay ng ano oh. Ayan, tilapia. Sayang, ang laki-laki. Kasi sa init na yan. Ay, lumusong tayo kasi nahulog tong ano ko. So, sa sombrero ko, oy. Nahulog. Ayan ta. Tapos, subukan natin manghuli ng isda. Agala dyan na kurente, awa. Ay. Tiyan ka ka. Nandito tayo sa paagino ng palaisdaan ngayon. Ayan. Kasi nga, tuyo na. And then, dito. Okay, sana. Gawa tayo dito ng ano ng maraming tubig, tapos may laman. Mamimingwit tayo, mga bata, para mag-enjoy sila. So, mayroon akong kukunin. Dito, ilagay ko kayo rito, ha? Ayan, para makita nyo ako, ha? Nandito pa rin tayo. Ayan kasi, anong tawag dito? Wala nang tubig sa gitna ng palaisdaan. Kita nyo, oh. Sabi nung ano, kapitbahay natin, yung mga malalaking isda, is nandito daw. Try lang natin titignan. Oo, kasi nga, may malalaki pa. Hindi nga lang na ano. Kaso nga lang, may kalalimat lang. Ayan. Kita ninyo. Naglalakad tayo sa putang. Mainit yung tubig kaya nagkakamatay na yung mga isda na tira. Ayan, inaabangan natin ngayon. Kasi ano na natin siya. Anong tawag dito? Ia? Siya. Ayan.
pupunta na tayo doon ay kasi nga subukan natin lumusong sa kabila. Iba talaga yung may, ano eh, nagka-chinelas tayo eh. Ay, malalim ang kabila. Barangay. Actually, ito hinihingi natin sa barangay. Saan pa kayo, no? Nanghihingi lang ng sombrero sa barangay. Nung kumuha tayo ng national ID, hinihingi ko kay Kapitan. Binigay naman ni Kapitan, uy! Ayan. Ayan. Nakaikot na tayo, uy. Kurinte. Di ah. Galing mahuhuli na sila. Pero para mabubuhay din ano? Diyan sa likod. Kinangapin lang ng kabalag. Wala. Ay tilapia. Hindi. Panta. Wala na eh. Nandun daw yung malalaki eh. Lulutang din yun. Kainit eh. Wala na. A few moments later. Nakapagbihis tayo kasi amoy latak sa kanina tayo. Lumusong tayo sa tubig pero hindi pa ako nakakapag-supply. At ngayon, luto na yung ating hinuli. Pinaksiw ko na walang sabaw. Dalhin natin ulit doon sa mga kalakihan. Ayan. May kainitan po. Hanap tayo ng anong tawag dito? Malaking tiyan ko. Ngayon, babae pamangkin. Ihatid ko lang ito para hindi mainip yung mga tao doon. While na niluluto ko, ako'y naligo. Bye-bye. Pretty pool. Beauty pool. Ayun yung pamangkin kong paborito. One of my favorite. Shout out. Ayan, baka mahulog na naman itong aking sambalilong malaki. Pinakita ko na sa inyo yung niluto ko. Kaso nga lang, walang anghang, walang sili. Kasi yung bahay na sinukuban ko para magluto, hindi sila mahilig sa, anong tawag dito, sa sili. Bakit tinatagil ko yung ulo ko? Kasi itatakbo na naman itong sombrero ni Kapitan. Oo, totoo po. Hiningi ko ito, hindi hiniram. Saan ka pa? Diba? Ngayon, nawala na naman tayo sa mayukal na daan. Jungle ba? Ayan. Pagtawid. Miss, bahay ko malibo ni tatay. Sumunod si Balbon. Kalabang ko si Balbon. May inimin ang baruan. Sumunod.
Kasi naamoy niya, gagawa ko ng sarili kong bahay ko. Yan, nakikibahay kubo na naman siya. So, ito na tayo. Ayan, ayan. Ayan na yung bahay ko pa nagtatay. Kuha tayo ng sili kasi may masarap ano kutkutin ito. Ayan, kasi nakalimutan kong kumuha ng sili. Basta pa yung malagong buhok. Yung malipis na bagong pintang buhok. Ayan. Sito na tayo. Simple ko ka? Pure. Para mayroon tayo ah. Talo si Madam. Dahil pati santol. Ang guni naman ay si Garcia. Hindi. Sasambutin to ta. Ayun na, nahulog na yung ano ko, sombrero ni pinaikot ko kayo kung anong produktong meron pa si tatay dito sa mga ano. Wow! Alam ninyo maganda ito pag ano yung may alamang naginis. Kaso nga lang kumakain kami ng mani eh. Ayan. Konti na yung ano. Abang tud sa ikan ko. Kani ata na ito na ba si Tana ay may mga garde si Rakin. May mani. Ah manok di sa kay. Ya ya. Oh, thank you.
Ay, mga message ka kay Kirin eh. Manok tima. Ang sasabihin mo? Wala ka dito, kamo madaya ka. Sabi mo. Wala ka dito. Saan? Sayang, wala ka dito. Nang kumul kami. Nga. Ay, ay, si. Nanghuli kami. Lista. Nga na pwede tayo. Sige na yun. Sige mo si Pidalin. May papakita ko sa inyo. Yung panahay, yung tinanim ni tatay. Nas nag-uilas nung tag-ulan. Ay, meron nang bunga. Wala. Ayan. Wow! Oh, isa. Ayan, dalawa. Tatlo. Tapos isa. Hindi mo na mo ay niya ka batik ang kan? Ha? Ipato ni man. Masinig na itong managiwa niya. Kaso nga lang, ito yung ano. Ito yung niyog na binili ko. Ayan. So, ibig sabihin, paglaki nito sa mga apo ko, meron silang ano, niyog dito. Ito po yung bala. Meron pa pala oh. So, lima. Wow! Tapos. Pantayan naman, may laban na tilay talo. Taloy, ulot mo. May napapantayan ko kubra. Punta, may ikultula ba? A few moments later. So, nagbabalik tayo, nakauwi na tayo ng bahay. Alam niyo yung mga marka-marka ng kamay ko. Andyan, oh, may paso ng mantika, may kagat ng tilapia, kung ano-ano. Dahil ito sanhi ng aking pangangamuhan last week. Pero ngayon is nandito na tayo sa bahay kasi ayaw talaga ni Balbo na magtrabaho din ako. Saka may mga bata si Makalukas Puntes kaya nandito na tayo sa bahay. Ilang araw nang nakalipas. At nagpunta tayo doon sa kubo ng uhan ng isda. Maliliit. Pinakita ko kung anong meron doon kasi matagal din ako hindi nagpunta doon. Kaya ito na muna may ano, maibibigay kong update sa buhay namin dito sa probinsya with Makaluka kasi tumabi na siya at magpapalista ng kanyang mga bibilhin sa tindahan. So, inibita na lang namin kayo sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na rin at huwag kalimutang pindutin ang pulang butong nandiyan sa inyong harapan para tayo ay lumawak ang ating pamilya. Lalo na't magkakaapo na si Ma'am Shikai. Bye-bye for now. See you on in our next vlog. Bye!